First up is Mercury Drug. Yan, first time ko mamili dyan ng mga gamots. So, ang ginawa ko is bumaba na ako dyan habang yung asawa ko magpa-park dun sa Pure Gold. Dun na lang siya magpa-park. So, magkikita na lang kami. No? So, yun, naghahanap ako ng mga wala na sa akin mga gamot. So, hindi ako makakita ng iba. So, ang ginawa ko, yan, pipila ako dyan kaso nga lang hindi na ako makapagantay kasi ang bibili ko is Caltrate ko para sa akin, para sa mama ko. Kaso, medyo natatagalan na ako kaya umalis na lang ako dyan sa ano, sa kinauupuan ko. Kaya ang ginawa ko is, kung ano na lang yung nabili kong gamot, yun na lang. So, nasa Robinson na ako nyan, yan. Medyo matumal din sa kanila, no, may mga nakasara pa rin. So, ang second stop ko is sa Uno kasi mamimili ako ng mga school supplies ng anak. Yung ibang school supplies lang naman kasi hindi naman nila kailangan ng mga maraming gamit, no? So, yan. Gahanap ako ng mga pang-art niya. Yung mga pang-art lang naman. Tapos, ng mga eraser, ballpen meron naman. Tapos, isang papel lang. Tapos, dinamay ko na rin yung mga pambenta kong mga colored paper kasi marami naghahanap sa akin noon. Diyan na lang ako bumili. Tsaka yung mga intermediate pad. Yan, bumili din ako. Yan, nakikita nyo medyo magulo ang kanilang mga stocks, no? Kaya hindi ako makapamili ng maayos. Tapos, nakahawak pa to camera ko. Yan, ang next ko naman is Robinson Supermarket. Kaya pumunta ako dyan kasi meron akong gift check na worth 1,000. So, kailangan ko na siyang bilhin. So, yan, naghahanap pa rin ako ng Caltrate. So, wala talaga ako makita ng Caltrate, no? So, binili ko yung gift check ko na worth 1,000 na mga pang birthday ko. So, kailan kaya yung birthday ko? So, mahulaan nyo kung kailan yung birthday ko. Basta this October din. Pero hindi na ako magsasabi. So, yan, nagtitingin-tingin ako ng mga uubusin ko worth 1,000 para sa gift check, no? Pero hindi ako mamimili dyan ng mga panina kasi medyo talaga mahal siya. Kumbaga yung price nila is price ko na dito sa aking tindahan. So, yan, namili ako, bila ako ng pang spaghetti kahit 2 kilo. So, namimili ako kung anong magandang brand. Diba? So, habang yung asawa ko is nakapila naman sa bayaran bills. Yan. Yan, nag-iisip akong mag-salad. Pero meron na ako dito pang salad ko eh. So, nagtitingin-tingin ako dyan kung ano pa yung pwedeng mabili. Chocolate, hindi pala pwede. So, hindi ako pwede bumili ng chocolate dahil sa aking ngipin. Sa mga dagdag snacks, hindi rin pwede. So, ang binili ko na lang dyan is yung mga personal hygiene at saka yung mga panggamit sa bahay namin. So, yun na lang yung binili ko sa gift check ko. Okay sana kung yung gift check pwede sa Pure Gold eh, kaso hindi pwede. Sa ano lang talaga, sa Robinson lang talaga siya pwede. Ipambayad. So, namili na lang ako ng mga personal use naming yan, mga toothpaste. Mouthwash! So, kailangan fresh bread pag nag
Kami ng Jowa Bros. So ayan, waiting kami sa aming binilid sa South Drug. Yung mga iba pang wala dyan. Ako tumingin na ang Caltrate. So meron naman siya, no? So habang nagwa-walking kami ni Jowa Bells, so tumingin kami dyan sa pet shop. May tinitingnan lang kami. Pwede namin iregalo sa aming Junakis pagdating ng kanyang birthday. So ayan, naglakad na lang kami papuntang Pure Gold kasi walking distance lang naman ang Robinsons to Pure Gold. So nandiyan yung car namin nakapark. So yun na ang Pure Gold Montalban. Ang McDo kumakaway. So yan, kailangan muna ng mag-fill up for contact tracing. So yan, nakapasok na ako sa loob. So pasilip-silip lang yan, no, ng camera kasi hindi tayo pwedeng mahuli. So ayan, finish na akong maghakot ng mga pinamili. So ubos na naman yung underbells natin, no? So ayan yung mga pinamili ko. Ayan. Dahil sa nakaramdam na ako ng gutom yan, kumain muna akong mag-isa habang yung si Jowa Bells nasa counter siya na muna nag-asikaso. So yan, kinain ko lang yung pang mabilis ang pagkain kasi gutom na talaga. At ang favorite kong prop. Prop ba? Basta yun na yun, yung parang shake, no? Kasi nagugutom na nga ako at uhaw na uhaw. Yan. Nakikita nyo bang nakikita ko? Yun, si Jowa Bells naka-stripe na shorts. So, siya muna yung nag-aasikaso. And then, palit ulit kami. Ako ulit sa counter. Siya naman ang kumakain dun. So, ayan. Nakalabas na kami ng loob ng Pure Gold, no? So, hinihintay ko na lang yung car para maisakay na siya. Ayan. Buti na lang may matumulong. Pero may bayad yan. Nagbibigay lang naman ako ng 20 para sa mga nagbuhat na yan. Guys, sinabutan na kami ng gabi. No, gabi na. So, umalis kami mga alas 2 yata. So, mag-aalas 6 na yan. So, yan yung tuloy ng Montalban. So, yan lahat guys ang aking pinamili. Ubos ang aking underbells, ang aking kwarta. Ubos na ubos, no? Yan, so, panibagong nikpiti na naman tayo. Ginabi na kami sa ginabi na kami sa amin pag uwi. Grabe. Hindi na kami nakadaan ng Jackson kasi sarado na. Kaya hanggang alas 6 lang yun, wala akong mga panabik sa harapan. So yun ang kulang ko, yung mga panabik sa harapan at asukal kasi mahal sa pulgo lang asukal ng mga waffle. So, si Jackson yung pagbibili noon, baka bukas na lang. So yun. Hagod-hagod kami dalawa ng Jowa Bells. Taray, kaya mamansin.